For today's video, guys, itour ko kayo sa aking sa aking anak na ano niya, yung sasakyan niya na mayroong tent sa under roof at saka ito, luma lang talaga ito, pero na-impress lang talaga ako, guys, kasi siya lang ito ang gumagawa, siya ang nag-assemble lahat, siya ang nag-fix sa kaniyang sasakyan, so pinalitan niya ng bagong engine, so lahat talaga, so siya ang nag-fix lahat. Marunong naman siya mag-fix. Kahit hindi siya certified mechanic, pero marunong siya sa kanyang age. He is 19. So, nag-start siya na mag-fixing things talaga when he was 12 years old siguro. Yung husband ko, nakabangga siya ng kangaroo at si Joey ang nag-fix ng bonnet. So, nag-order lang kami ng parts ng body. Din siya ang nag-fix the at saka pinalitan namin ng bagong kasi na nabasag talaga yung yung wiper tank. So anyway, so ito yun ang ayang service. But before ko ipakita sa inyo, guys, yung bago niyang canopy, ito yung service niya, yung bumisita siya 6 months ago. So yung before siya bumili ng bagong canopy, ito gumawa siya ng cabinet made of plywood. So dito niya ilagay ang mga tools niya at saka mayroon din siyang trailer at para lagyan niya ng mga motorbike. Yung kinuha niya si Bunso, dalhin niya doon sa Newcastle sa kaniyang malapit sa kaniyang uni. Doon siya nag-study. At excited naman si Bunso na doon siya mag-spend ng 1 week for school holidays. Mag-motorbike doon sila sa forest. At dito naman si Mami, nag-picture taking pa kami ni Bunso. Ang excited. It's a Mitsubishi brand. Very old na talaga ito, guys. Mga 50 o 40. Basta. Very old na talaga ito, guys. At saka siya na yung binalitan niya ng bagong engine. At mayroon siyang solar. And then, ito, pakita ko sa inyo. So, ito yung solar niya na run by the fridge. And kung mag-camping siya din, mayroon siyang gas cylinder, mayroon siyang itlak yan, so hindi ko na, so dito yung mga niya, sa loob ng drawer niya is mga gamit niya, mga tools sa cooking, and dito yung mga damit niya at saka dito yung control yan, and then sa kabila naman mayroon siyang solar fridge, ayan, so marami talaga siyang mga doon, mga sangkap, and then ito kasi mahilig siya mag-explore, adventure. So, gagamitin niya ito sa pag very mag-boogie siya or very slippery and wet, very muddy. So, ayan. Yung mga tools niya dyan, mayroong patatas dyan. Ay, nako. Ayan. So, dito siya pasaka doon sa niya, sa bed niya. Wow. Oh, it's very comfortable talaga. Dito siya matutulog. Hindi siya matutulog doon sa loob ng bahay. So dito siya matutulog, guys. Very comfortable. Yan. Oh. Ito 'yun ang tent niya, guys. Ayan. Ayan. Ayan, so mayroon pa nakasulat yan, shit box edition. 4-wheel drive ito talaga, guys, so kaya nga mayroon siyang hindi ko na naalala kung anong tawag dito, so last Christmas binigay ito sa bumili yung sister niya, so ito yung ang Christmas present niya last Christmas. So ayun, guys. Tinutur ko lang kayo, guys, kasi na-impress talaga ako sa kaniyang na-impress ako sa kaniyang ginagawa. No, siya lang ang umaayos. Mayroong mga problema sa kaniyang mechanic. Siya lang kasi marunong siya. She's not a certified mechanic pero marunong talaga siya mag-ayos, mag-repair, mag-fix sa kaniyang sariling sasakyan. First car niya, binilhan namin siya ng car.
Bininta niya kasi gusto niya ito ng truck kasi pag magtrabaho siya doon niya ilagay yung mga ano niya, mga tools niya kasi malaking box yan at saka mayroon din siyang motorbike, bumili din siya ng trailer, pero bininta niya yung trailer. Nakita siguro niyo yung ano, yung mga luma kong mga followers siguro nakita niyo yung last Christmas umuwi siya dito, nagdala siya ng trailer kasi kinuha niya yung kapatid niya na bunso. Dinala niya doon sa Newcastle, spend of one week sa because it's a school holiday, so nag motorbike sila doon. So ayan guys, oh kahit luma pero okay lang yan kasi he's a student, he's a mechanical engineering, so ito lang ang kaya niya na bininta niya yung luma yan sa sasakyan at saka binili niya ng ute para makargahan niya kasi yung car niya maliit talaga, no, so hindi makasya. So ayan, so hanggang dito na lang tayo guys, bye.